Ayan, kagigising lang natin, guys. And punta tayo sa garden. Sophia! Yung baginggeng ko. Ayan. Takbo-takbo ka, baginggeng! Ayan, ayan. Asa man ka? Ayan ang buntot ko anywhere. So check natin yung watermelon kasi the last time I checked it, ay nakita na tayong bunga, maliit na bunga. Yes, as days pass by, baka mabilis lang naman siya tutubo, kaya tingnan natin. And I'm hoping na talaga namang tutubo siya hanggang mag-mature. Kasi na-notice ko yung mga watermelon na natin na natira dun sa na-sprayhan natin. Though, mabilis naman silang tumubo. May mga ilan-ilan pa rin talagang namamatay. So, as far as I remember, parang out of 30 plus watermelons na nag-sprout pagkatanim natin, yung natira last time is like 9 na lang. And then yung dalawa or tatlo ata sa kanila, may nakikita na akong bunga na lumalabas. So, let's see if nandun pa rin yung mga bunga. Pero, nag-worry talaga ako. Kasi nga, may nakikita pa rin talaga akong parang namamatay na mismong puno ng watermelon. Sana hindi naman yun nabawasan. Kasi naman, oo. Sana naman may makuha tayo sa ating experiment. At ayan nga, may tao dito na nauna na sa akin dito sa garden. Ito nga pala yung mga mais namin. Okay, matataas na sila. Yung kapatid ko, maagang nagbunda dito. She came here earlier than me. Because she wanted... Yuck! Nangutot! Huh? Oh, I thought it was a fart. No, it wasn't a fart. So yes, I'm here now. And let's see. Let's check our watermelon. So here, the first one. I told you about earlier one. This is the first fruit, and yeah, hopefully it will grow until maturity. I'm gonna show you the other plants as well. Here behind me, this one, as you can see, there's some bugs again that I'm not in the mood to kill them. Bahala sila magmukbang. Bing! My God, here's my doggy, and I'm afraid he might step on our watermelon. Nawa! Gube! Suko na ko. Agay! Ginoo ko. That's my biggest fear every time I come here. And my doggies, you know. Kasi naman, mga ikog-ikog yan. Kung saan kami nagpupunta yan. Diba? Feeling ko mas matagal pa itong makapamunga kasi ganyan. Palagi nga. Irog-irog. Tapos ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinaka hindi ko talaga ina-expect na magsusurvive siya kasi nga nasa paanan siya ng niyog. Ito yung niyog, tas nandyan siya. I'm not sure if healthy ba yung lupa dyan. Pero so far, ayan. Buhay naman siya. And sana, yes, tuloy-tuloy na yan. So last three days ago I saw a small, you know, watermelon here. I thought na ano talaga siya, lalaki, pero naano siya, yeah, nalanta or nabulok, so hindi siya nagtuloy-tuloy. Tapos eto, as you can see, this is a flower, pero dito sa ilalim na may bunga, so hopefully ano yan, maging bunga talaga yan at hindi yan malaglag. Oo, yun yan. Katulad dun nung nandun. Ayun o. So, eto yung mga kasaba naman ni Papa. Tumubo na. At yung mga watermelons dito sa area na to, wala. Nangamatay talaga. Hindi ko na nalinis yan. Kasi every time na nagpupunta ako dito, inuuna ko yung mga area na may watermelon. Tapos yan, nalagyan ko yun ng fertilizer, hindi naman siya natamaan. Pero hindi ko alam bakit hindi siya nung naglagay ako ng fertilizer, dyan ko nilagay mismo sa kanyang dito mismo. Hindi yung sa mga leaves na
So, hindi siya namatay. And medyo hindi naman siya, ano, hindi naman siya nanaba. Just like me. Hindi nanaba. Tapos dito, dalawa yan eh. Dalawa. Dito banda yung isa. Nalanta siya. Oo. Ayun, dyan ko, nalagay ko dun. Nalanta talaga siya eh. O, hindi ko alam bakit or ano nangyayari. Basta nalanta na lang siya. Tapos kahapon, pagpunta ko dito, ito yun. Parang nag-start din siyang mag, ano, sa Bisaya na luy-luy ang dahon. And I was really worried. Akala ko, madededs din siya. And so far, okay naman siya. Tapos, iyan. Muntik na yung matay. Kasi nga, naputol yan. Pinutol yan ng ano, bugs, nung kaliit-liit pa niya. Buti na lang, may maliit na ano siya. Nag-sprout sa gilid nung last or like tip talaga niya. Ayan. Oo, siguro ano, maglalagay uli ako ng fertilizer. Ayan, magki-careful na tayo. We will make sure na ano, tama talaga yung paglagay natin. And here, oh, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hanggang ngayon, may mga nalalanta pa rin talaga. Aside from yesterday, ito, kita niyo naman, nalanta siya. Sabi ni Papa, may bunlo daw sa ilalim. Kinakain niya yung pinakailalim or ugat. At saka may ano din dito. Ay! Oh my God! Ayan, may ladybugs na naman. Hindi talaga natin maiwasan. Minsan nag-ano sila, nagtatago sa mga dahon-dahon. Kaya hindi ko, ay! Uod, besh! Ay, nako, ito besh, may uod. Ang kukyut. O, diba, nagulat ang ate mo. Pero, ano naman pala? Hawakan. O, in fairness, very smooth. Eh, harmless naman to. Yun nga lang, ang ginagawa nila, kinakain nila yung dahon ng ating mga pananim. Most especially itong ano natin, melon. So, I think I will remove this. Hindi ko naman siya, ano, papatayin. Ano lang natin, tapon ko lang dun sa ano, malayo. O, diba, kita nyo? Parang nagumawa siya ng kanyang, ano, cocoon. Cocoon ba tawag dito? Basta ito, basta mga dahon to, oh. Tapos, ano nangyari? Ayan, ayan na, kinain niya. Yun ang natira. Tapos, yan. Oof. Bang! Ito talagang aso ko. Parang gusto ko talaga itali at hindi ko nadalhin dito. Kasi every time na makita nila kami, punta kami dito sa ano, sa garden. Kasama talaga yan, lalo na pag nasa labas sila. No, hindi sila nakalish. Ayan. So far guys, yan muna ang update natin sa ating mga watermelons. So, doon, kita nyo naman. Lumalago na naman yung mga damo-damo. And kailangan ulit naman natin yung linisin. So, last week doon ako naglinis. Konti lang yung nalinis ko. Kasi ang bilis talagang tumubo ng mga damo ay. Pakita nga kamala sa inyo yung dito, banda. Ayan yung mga kasava. Lumalaki na rin. Oo. Tapos ito yung alugbate namin or spinach. As you can see, they are very healthy. Oo. Mangutan na lang dyan kulang ani. Kaya wala pa may nakapanguha. No? Tingnan nyo naman ang fresh at ang tataba ng mga alugbate namin. Yan nga. Perfect for love, uy. Tapos yung kapayas or papaya namin. Oh, kita nyo. May hinog. Maraming hinog. Tapos yun yung mga saging-saging dyan. Last time, dito si Papa nagtanim ng... Nag-replant siya ng mga ano? Pinya. Kita nyo, oh. Laki na yan. Tapos may mga alugbati din siya itanim dito. Tiyanim. Tapos ayan, yung mais. Kunti lang yung... Nagtanim ni Papa dito ng mais. Banda. Tapos may... Doon sa kabilang side, may mais pa doon. Ano pa, kailangan pa rin linisin kasi ayun na nga, kumakapal or like, nagiging ano na rin, mahaba na yung mga damo-damo. Hello madam. Hi. Morning. Kanina ka pa dito? Yes. Ah, yeah. Oh, really? Yeah. When I wake up, I noticed that you're gone, so I come here. Wala kang guna? Okay. Hindi ka nagdala? Ba't naman ganyan? So, dito guys, hindi, akala ko kasi nagdala ka na. Dito nga pala, daming itanim, madaming itinanim sa Papa dito ng mga kasava. As in yung, talagang matatayog yung mga puno. Tapos, ayan, natanim naman siya uli. Di ba kasava? Okay. Hindi ko alam kung ilang months ba bago tayo makapag-harvest ng kasava. Not sure. 7 or 8? So, ito, parang ano pa lang to siya. 1 or 2 months old.
First, mula nung natanim niya. So, kitin niya naman, healthy yung ananda growth. Diba? Maganda yung growth nila. Charots. Buting. Sana all. Sana maganda yung growth. Unlike dun sa mga, ano. Shit na nga. Bilisan mo. Bakit naman, yan pa yung, ano mo. Kunti-kunti pa naman yung nagawa mo eh. Ito nga, wala eh. Uy, wag ka.